Okay, nababasa ba ninyo ang ating topic? Utilizing polygons with the square of polynomials, and this is actually a Filipino discovery. Okay, let's proceed. This is all about polynomial and how do we square polynomials. Actually, this is unlimited. Kahit na ilang number of terms ang polynomial na may meron tayo, pwede nating square yan gamit ang mga polygons. And alam naman natin ang mga polygons, napakarami niyan. Bawat number of corners, kung ilan ang side ng polygon, may pangalan niyan eh. And napakarami niyan. I think naituro ko yan sa inyo during your math-eng. So how about we have to expand this given square of polynomial problem. 2a plus 3b plus 5c minus 4d plus 6e square. Alam nyo ba na pwede nating i-perform yan gamit ang ating mga polygons? Okay, question. Ilang terms meron tayo sa ating given polynomial na kailangan nating may square? 5 po. 5. 5. So ano bang polygon ang naaalala ninyo na may 5 sides? Anong pangalan? Pentagon. Kung 6 ang terms natin, hexagon. Kung 5 ang terms natin, 5 sides, pentagon. So ibig sabihin, ang gagamitin natin dito is pentagon. So the number of terms that we have 5 terms. And type of polygon that we have to use is pentagon dahil may 5 corners and 5 sides ang pentagon. Congruent sa 5 terms ng ating given polynomial na kailangan natin may square. So anong gagawin ko ngayon? This will be the next step. Let me draw a pentagon. Then, within this given figure of pentagon, I have to be sure, make sure na ang bawat corner, ilang corner meron? 1, 2, 3, 4, 5. We have to be sure that each corners are interconnected to each other. Okay, itong corner na to connected doon, pero hindi siya directly connected dito. Dapat bawat corner konektado sa lahat ng bawat corner. In order to do that, kinonek ko yung corner na to sa corner na nandito. Pero dito hindi siya connected. Kokonek ko rin. Yan. I guess ba ang ibig sabihin? So ang corner na to, connected na dito, connected na doon, directly connected na dito, doon. And then, kukunek ko rin ito doon at saka dito. And then isang corner na lang, dalawang corner na lang ang hindi makakonekta itong dalawang yan. Now, all the corners now are interconnected to each other. Then as we can see, besides from the pentagon that we have drawn, we also have a star. May pagka-mathematical art ang ating solution. Now, what's the next step? In each corner of our given pentagon, isusulat ko ang bawat term na may meron tayo. In this corner, let me write 2a na naka-parenthesis. Because we also consider the sign, no? 3b, susulat ko dito. Ang 5c, susulat ko naman dito. Ang negative 4d dito sa corner na yan at ang isang corner naman is 6e. So, eksakto lang. Nag-gets ba ninyo yung step? Nag-gets ba yung step? Yes, sir. Okay. Yes. Another one. Another step. In this line, may product ang 2a at ang 3b. I-multiply natin yung dalawang yan. 2a times 3b. In this line, I will do the same thing. 3b times 5c. And then 5c times negative 4d. And then negative 4d times 6e. And then here also, 6e tsaka 2a, mumultiply natin. And hindi lang naman ang mga lines yan. Hindi lang yung limang yan. Ito pa yung isang line. 3b, ito, at saka ang 6e. 2a at ang 5c. And then 3b at ang negative 4d. Yan, ito muna pala. 2a and negative 4d. And then 3b and negative 4d. And then may isa pa. Negative 5c
5C and 6E. So lahat lang yan may product. So i-multiply natin. So next step. Ang bawat corner i-square natin. I-square ko na. So dahil i-square natin sila, after natin i-square, ang bawat line i-multiply natin ng 2. Lahat ng line, lahat ng product, i-multiply natin ng 2. And then finally, ito na yung mga last steps natin. Ang 2A, kapag i-score ko, 4A score. Ang 3B, kapag i-score natin, is 9B score. Ang 5C, kapag i-score natin, is 25C score. This one, and that one also. And then, sagutin lang natin ang mga product na iniingi ng bawat lines. This will be 12AB. And then, this is going to be 30BC. And, yan. So, sinasagot na natin isa-isa ang bawat line. And then, finally, kapag pinagad natin lahat ng mga naka-yellow ink na sinulat nating mga terms, yan ang ating final answer. It's actually another way of squaring polynomials accompanied by mathematical arts. Pinagsama ang geometry at ang algebra. And sa mga basic learner, sa mga starter, meron silang guide, may direction para maiwasan yung marami ang pagkakamali at pagkalito. May sinusundan silang pattern. So this is just an example of a pattern na naimbento natin. Parang makatulong lang sa maraming mga estudyante na nahihirapan sa algebra. And somehow, in some ways, may uniqueness. Kakaiba siya. Kaya nga siguro ito binigyan lang best paper noon nung na-present yan sa isang seminar, convention center. National convention, I mean. National yung seminar noon. Pero yung grid pattern na nalo yun nung internationally noon, nung sa seminar sa Baguio naman sa St. Louis University, year 2015. And that's all for additional knowledge na ibinahagi ko sa inyo regarding about polynomials. And thank you.